na. For today's video, magbibigay ako sa inyo ng tip kung paano mag-start as a YouTuber. Lalo na ngayon guys, sobrang dami nang gumagawa ng video sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, TikTok. Lahat ngayon kasi online na siya. So, usong-uso na siya ngayon guys. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tip kung paano mag-start as a vlogger or kung paano mag-start ng YouTube channel natin. So, lalo na sa mga nanonood sa Facebook kasi ito, i-upload ko rin siya sa Facebook. Step by step po siya, guys. So, ito po ay 8 na tips. Lalo na ngayon sa YouTube kasi, di ba, ang hinahabol ng iba, huwag na tayo maging plastic dito kasi kailangan talaga natin ng pera. Bukod dun sa pera, kailangan nating alimin yung sarili natin, kailangan nating gumawa nung mapagkaabalahan bilang tambay dyan sa tao, dyan sa bahay. Yes, dito sa bahay. Alam ko ikaw, gusto mo mag-start as a YouTuber, pero parang nahihiya ka pa sa sarili mo or parang hindi mo pa alam kung paano simulan or marami ka pang agam-agam. So, ito na guys yung panahon para mag-start ka na as a vlogger. Kasi nga naman, sa sobrang dami mo ng panahon, sa sobrang dami mo ng airtime, so you have to start na. So, lalo na dyan sa mga mahihiyain, huwag na po kayong mahiya. Gawin nyo na po siya ngayon pa lang habang may oras kayo kasi pag once na busy na kayo, nakaw, hindi nyo na siya magagawa guys. So habang nakastay tayo sa bahay, lalo na ngayon, bawal ka talagang lumabas or kung wala ka namang gagawin sa labas, you have to stay muna sa bahay. Siyempre, paulit-ulit natin sasabihin niya kasi kailangan talaga natin gawin yun para sa ikabubuti ng lahat. At the same time yung sa mga vulnerable, so kailangan nila maging safe pag may kasama kang ganun. So kailangan natin tandaan pa rin yun, kailangan pa rin natin maghugas ng kamay, kailangan pa rin natin mag-mask pag lumabas tayo kung may importante tayong bibilhin. So yun yung pinaka-importante. Okay, so tama-tama to guys kasi diba kung isa ka sa mga nangangarap na gusto maging YouTuber or kung nang dati pa, nung bata ka pa lang, gusto mo talagang mag-artista pero hindi mo nagawa kasi hindi ka nakapag-audition. So it's time for you to shine. So this is the way. Lalo na ngayon guys, sobrang dami na ng way para magkalat ng video sa social media, mag-influence ng ibang tao. So this is the perfect time na mag-start na guys. So without any further ado, bibigyan ko na kayo ng tip regarding sa pag-start ng YouTube channel natin. Alright. Okay. So, syempre naman, as a vlogger, bilang YouTuber, kailangan natin maging confident sa lahat ng bagay. Hindi lang pwede yung parang nahiya ka. Tatanggalin mo talaga yun. So, tulad nung una, hindi naman ako nag-start na parang sobrang confident. Nahiya din ako. Sabi ko, iisipin ko yung mga sasabihin ng tao, kung ano yung magiging outcome, or kung ano yung magiging comment nila. Pero, wag mo isipin yon. Mag-focus ka lang muna dun sa goal mo para at least makapag-diretso ka at baka magsimula ka na rin gumawa ng YouTube channel mo. Ito yung first na tip. Gumawa muna ng Gmail account or email address. So, I hope lahat naman kayo, lahat naman siguro ngayon nakagawa na ng email address. Kahit na Yahoo. Pero advice ko sa inyo guys, yung gawin natin is yung Gmail account. Yung pinaka ginagamit talaga ng YouTube. Pero kung meron ka namang email account na updated or lagi mo talaga ginagamit yung iCloud. Pag may Gmail account ka na or may email address account ka na, syempre, all you have to do na, ito na yung second na tip. Kailangan mo nang i-download yung YouTube kasi yun naman talaga, di ba, yung pinaka-target natin. Kasi doon natin i-upload yung mga videos natin. Paano nga naman tayo mag-upload ng videos? Wala tayong YouTube app. Pag nasa app mismo, sobrang mabilis na kayong mag-upload doon. Convenient siya gamitin. And then yung third step, okay. So nasabi ko na, di ba, nakagawa ka na ng account sa YouTube or nakapag-download ka na nung application. So kailangan mo na mag-login. Sa YouTube kasi, pwede kang manood ng mga videos. Kung hindi ka nakapag-login or wala kang Gmail account, wala kang email address, pwede kang manood doon. Kaso nga lang, pag nag-upload ka ng video, kailangan mo talaga mag-login. Fourth na tip, okay. So since nakapag-login ka na or nakapag-sign in ka na kasi 'di ba pagka nag-fill up ka doon sa form or pag nag-gawa ka ng Gmail account 'di ba yung parang mga basic lang na details yung kailangan na info yung kinukuha din sa iyo. So dito naman guys, para hindi ka na pag nag-monetize ka na pero ibang usapan na yung monetization ano. Pero ito para at least wala ka na masyadong gagawin, kailangan mo na lang kumpletuhin doon lahat ng details.
So, kailangan mo lang i-fill up ang lahat ng details pag nakapag-sign in ka na para at least kung babaguhin mo na lang, kung gusto mo na lang siyang i-edit, since simula pa lang, huwag ka nang magningas. Pag nagkukubog ka kasi, syempre, isipin mo yun. Parang, may meron ba akong isipin pa na hindi pa na-fill up ang doon? Pero, habang nag-start ka pa lang, fill up ang lahat, kompletuhin mo na sa pag-fill up. And then, yung panglima na tip, okay. So, sa panglima na tip, di ba, paano ka ba mag-start kung wala kang phone? So, kung wala kang camera, by the way guys, hindi naman kailangan ng magandang camera sa pag-upload ng videos or paggawa ng videos. So, anything na meron ka, yung action camera, kung may action camera ka, kung meron kang cellphone na sobrang luma, pwede mo magamit yun, pwede ka makapag-record ng videos. So, yun yung pinaka-kailangan natin na material doon sa pag-upload. Or, paano ka nga magre-record ng video, di ba? Kasi wala kang phone. So, kailangan mo bumili ng phone. Pero kung wala ka talagang bumili, pwede ka naman muna manghiram. Kung may PC ka naman, kung may laptop ka, then okay naman yung camera niya. Pwede ka naman mag-record doon. Tapos, kung halimbawa, nasa computer shop ka, nakikinood ka lang doon. Kung may webcam naman, pwede mo naman siyang gamitin, magre-rent ka lang. So, dumiskarte ka, kasi diba, gustong-gusto ko talaga mag-start ng vlog. So, tamang-tama yun guys, kasi pwede ka na mag-start doon sa computer shop. Tama-tama kasi pwede ka na makipag-collab doon sa nagbabantay ng computer shop, or yung mga katabi mo doon na nag-games din, yung mga gamers. Lalo na ngayon, sobrang daming nag-games. Number 6. Alright. So, since meron ka ng phone, meron ka ng mga material, lahat-lahat ng pwedeng makapag-record ng video, kailangan mo na mag-isip ng content. Ano ba yung content ko? Kasi diba sa YouTube kasi, yung kailangan doon, sunod-sunod yung content mo. Kung ano yung nasimulan mo para dumami yung views, para subaybayin ka ng mga viewers mo, so, papanoorin lahat ng vlog mo. So, yun, yung sa pagluluto, pwede mo siyang gawing, ganun na lang palagi yung gawin mo. Depende sa content mo. Basta mag-isip ka ng content, pwede rin man kahit na mix na, as long as nakakatulong sa tao, nakakuha sila ng idea sa'yo, or may naidudulot or na-influence mo sila. Yung iba nga, yung content nila parang 36 seconds lang, videohan lang yung aso, yung mga ahas, yung mga pusa, ganun lang. Tapos, yun na yung content nila. Tapos, sunod-sunod na siya. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong content. As long as na nakakapag-connect ka naman sa viewers mo, then mas better. May meron naman yung parang wala namang kwentang content, pero still, content pa rin. Number 7. So, yung content mo ngayon, gagawin mo na siyang video. So, gagawin mo na siya ng action kasi di ba may mga plan ka na. So, yung gagawin mo ngayon, pag-iisipan mo na kung paano yung transition mo, magiging creative ka na, kung paano mo ginagawa yung mga videos mo, kung saan ka lulugar. Magre-record ka na ng video kasi yun yung pinaka-importante na part ng vlogging. Number 8. Yung pinaka-last guys is kailangan mo nang i-upload yung video na ginawa mo. Lahat ng pinaghirapan mo, nalampasan mo na lahat-lahat ng problema mo kung paano gumawa, kung saan ako mag-start. Kompleto ka na, may Google account ka na, nakaka-receive ka na ng mga emails. Bukod doon, nagamit mo na siya sa pag-signing ng YouTube channel. Nakapag-plano ka na kung ano yung gagawin mong content. Tapos, nakapag-gawa ka na ng video. Siyempre, considering may phone ka na kasi nakagawa ka na nga, di ba, ng video. Tapos, na-upload mo na sa YouTube channel. So, it's your problem na lang kung paano mo gagawin pa yung mga sumusunod-sunod. By the way guys, habang tumatagal naman, habang gumagawa ka naman ng video, nagkakaroon ka ng idea kasi syempre, di ba, kailangan mo mag-isip ng ibang kontento or kailangan mong manood ng mga YouTube channel ng iba, kailangan mong kumuha ng idea sa kanila. Tapos sunod-sunod na yan, mawawala na yung hiya mo guys. So ngayon, mag-start ka na ng YouTube channel mo. So I hope guys nakatulong siya. Guys, bago natin i-end yung conversation na to, kailangan nyo munang i-subscribe yung channel ko. Yes, kailangan na talaga yan. At i-click yung like. And then mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyong content natin on the next video. I-share nyo rin yan guys, huwag na kayong mahiya. At ilagay na yun sa mga Facebook accounts ninyo. Pag nakompleto na natin yun, panoorin nyo na yung next video ko. And huwag nyo kalimutan na i-click yung bell button para at least updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko every day, every night, or all the time. So yun guys, thank you for watching this video and have a nice day. Hope to see you guys on my next vlog. Bye!